Hi! Maligayang pagbabalik ka, Plato. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang misteryong bumabalot sa isang elemental na may numero 29. Bago natin ituloy ang video na ito, baka gusto mo ng mga ganitong topic, ay make sure na nakasubscribe ka na kung bago ka sa ating YouTube channel. So, simulan na natin. Noong bata ka ba ay mahilig ka din bang mangalakal? Kung batang 90s ka, ay marahil inabutan mo ang pangangalakal ng aluminum, bakal, tingga, tanso, at marami pang iba. Ngunit sa panahong krisis ng COVID-19, ay tila may mapapakinabangan din pala ang dati nating binibentang kalakal na marahil ay baka di mo na ibenta kung sakaling mangailangan ka ng proteksyon sa iyong kalusugan. Hindi ko napahabain pa. Ito yung tinatawag nilang copper. Sa Tagalog ay tanso. Oo kaibigan, tanso nga. Sumikat din ang tanso na ito dahil sa mga peking ginto, dahil may kakayahan din itong maging isang katulad ng kulay ginto. At ito din ay may chemical reaction na kayang pumatay ng mga bakterya at viruses na dadapo man lang sa chemical na ito. Sa nakaraan nating video na may pinamagatang Volcanic Ash Falls versus Coronaviruses, ay tinalakay natin doon na ang chemical na may numero 16, kung tawagin ay sulfur. Ngunit hindi lang pala ang sulfur ay may kakayahang pumatay ng mga viruses at bakterya. Mas matindi pala dito ang tanso dahil ang chemical na ito ay isang metallic na may kakayahang manatili at tumagal sa ating mahabang panahon. Orange red ang kulay ng tanso. Ito ay isa sa mga elemento ng metal na may natural na kulay maliban sa kulay abo o pilak. Ang purong tanso ay orange na pula at nakakuha ng isang pulang pula sa kinis kapag ito ay naka-expose na. Ito din ay may mahalagang bakas na mineral na kinakailangan para sa ating kaligtasan ng ating mga buhay. Ito ay matatagpuan sa lahat ng mga tissue ng ating katawan at may papel sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo o red blood cells at pagpapanatili ng mga selula ng mga nerves at ng immune system. Tumutulong din ito sa pagporma ng collagen sa ating katawan. Katunayan, may mga ospital sa bansa ng Chile sa lugar ng Santiago na ginagamit ayan tanso bilang isang antibacterial sa kanilang ospital upang mabawasan na din ang pagdidisinfect nila dahil din sa tanso. Ang kanilang hugasan ng kamay at mga higaan ay nababalot na ng tanso. Ayon din sa isang doktor, naniniwala sila sa sinasabi sa Biblia na ginamit din ito noong sinaunang Ehipto at na mga naunang naglingkod. Ayon sa mga dalubhasa, ang coronaviruses ay tumatagal lang sa hangin ng 3 oras. Sa copper ay 4 oras. Sa cardboard ay 24 oras. Sa stainless ay 2 hanggang 3 araw. At sa plastic naman ay tumatagal ng 3 araw. Katunayan nga ay mababasa talaga ito sa Biblia. Babasa tayo ng katunayan sa talata ng Eksodo, Kapitulo 30, Versikulo 18 hanggang 21. Gagawa ka rin ng isang hugasang tanso, at ang tuntungan ay tanso, upang paghugasan, at iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo, ng kapisanan, at ng dambana, at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagkat sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ay maghuhugas sila ng tubig upang sila'y huwag mamatay o pagka sila'y lumalapit sa dambana na mga siwa upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag silang mamatay at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya at sa kanyang binhi sa buong panahon ng kanilang mga lahi.
Imaginin mo, kaibigang kaplato, kung gaano tayo kamahal ng makapangyarihan sa lahat na mga tansong ito ay magagamit talaga nating mga tao hanggang sa mga panahon na ito. Ngunit bakit hindi nga ba tanso ang ginagamit ng karamihang mga ospital? Ang marahil na sagot dyan ay dahil mahal lang kemikal na ito kapag ito ay yung binili. Ngunit sa aking opinyon, kaibigan, maigi na ang mahal na dekalidad na kagamitan kaysa mura nga ay pansamantala at wala siyang masyadong naitutulong talaga. Kaya kung ako sa iyong kaibigang kaplato, mag-ikot-ikot ka na sa inyong bahay. Baka nakatago lang ito sa inyo ay gamitin nyo na. Bilang bonus ko, mga kaplato, ang copper na ito ay nakukuha din sa mga pagkain tulad ng liver, organ meats, oysters, spirulina, shiitake mushrooms, nuts and seeds, lobsters, leafy green vegetables, at dark chocolate. Shout out to Truth Seeker TV. Ito ang biblical calendar na pinababatayan at itinuturo ni kapatid na Eli Soriano na dapat gamitin ng mga Kristiyano. Ayan. Shout out to Filipino Food Viral. Thanks sa pag-share, boss. Dami ko natutunan. Shout out to Dera M. Makabulo ang topic na naman. Dami kong natutunan sa channel mo, besh. Salamat sa shout out, besh. Ayan, shout out, besh. Lit kay Dera M. And last, kay Filipino Vlogs. Napakagandang topic, parang nagbibigay pag-asa na malagpasan ang COVID-19 ngayon. Yan, maraming salamat sa inyong pagtutok lagi dito sa ating YouTube channel. Hanggang dito na muna tayo sa video na ito. At para updated ka sa mga susunod na upload, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na ito at i-click ang bell notification. Ito muli si Kwedes, and see for more videos right here.